Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang pulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari ng kanyang hinirang."
at napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito na may nagtindig na at nagpatuloy sa kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, "Mahal kong hari." Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David, sinabi niya, "Bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yon. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama. Ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng iyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo. Ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay gaya ng ating kasabihan. Masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaaalam tungkol sa usapang ito at siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita si David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw nga ba iyan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, "Higit kang mabuti kaysa sa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ang pamawalan pa ng kaaway na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain kanawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng kanyang pamamahala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, O aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa'yo'y lumalapit upang ako ay maligtas, pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito'y lumipas. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmulat sa kalangitan, diringgi ng aking hibik, ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang mga ngahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aki di ikakait. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabantugan. Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan, nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Magsitayo po tayong lahat. Hallelujah.
pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia. 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 Sumain niyo ang Panginoon. At sa Mary. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo man na po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good morning. At mga kapatid, tayo po ay nasa araw ulit ng Biyernes sa 2 linggo sa karaniwang panahon, araw ng ating debosyon. Bigyan natin ng palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. No? Biyernes, ito raw ang araw na hinihintay din ng mga masisipag na mag-aaral at manggagawa. Ito yung matagal ng kasabihan, TGIF. Alam niyo yun, di ba? Thank God, it's Friday. Salamat sa mga taong nagpapagod, nagtitiis, nagsasakripisyo sa kanilang trabaho para sa atin. At Lord, salamat sa lakas, sa talento, sa kakayahan, sa kalusugan na meron pa rin kami para makapagtrabaho. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Lord, thank you. Kahit na medyo may edad na, malusog pa rin, nakakapagtrabaho. Kahit na hindi mataas na posisyon, kahit hindi malaki ang sweldo, may trabaho. Kaya ipaalala po ninyo sa mga katabi ninyo, sabihin sa katabi ngayon, huwag kang tamad. Sabihin sa katabi, malakas, huwag kang tamad. Diyos ko, mahiyahiya naman tayo. Itong mga may edad na, nagtatrabaho pa. Ang bata-bata pa, ang laki-laki ng katawan, buo ang katawan. Wow! Senyorito. Senyorita. Mga kapatid, sa pagsisimula pa rin ng bagong taon, aba, 19 pa lang po ng Enero. Sa pagsisimula ng bagong taon na ito, ito po yung magandang marinig natin sa ating ebanghelyo ngayon, ang tunay na dahilan, ang tunay na kahulugan
ng pagtawag ni Kristo sa 12 alagad na tinawag niyang apostol. Makinig po kayo. Tinawag ni Kristo ang 12. Pinili niya sila hindi lang para manood at humanga sa mga gagawin niyang kababalaghan. Hindi lang para makinig at tumunganga sa kanya. Hindi lang para kumain, magpahinga kasama niya. Hindi lang para makilala katulad niya. Tinawag at pinili niya ang 12 para matutong mangaral, magpakain sa nagugutom, pagalingin ng mga may sakit, at maglingkod sa mga tao. Sabi nga, sila ay makikilalang tunay na alagad ni Kristo dahil sa kanilang mabuti at tamang ginagawa. Sila man ay binigyan ni Kristo ng lugar, ng oras para magpahinga, di ba naalala ho ninyo? Pagkatapos silang magpagaling, mangaral, anong sabi ni Kristo? Pumunta kayo sa ilang na lugar, magpahinga kayo. Alam ng Diyos na papagod ka rin. Huwag kang magpanggap. Huwag mong lokohin ang sarili mo. At huwag mong lokohin ang mga kasama mo. Alam ng Diyos na papagod ka rin. Kaya gusto niya, nagpapahinga ka rin. Pero, kahit binigyan niya ng oras at lugar na magpahinga ang mga alagad, hindi naman niya hinayaang magsayang lang sila ng oras at lakas para magtrabaho sa kanyang ubasan, para paglingkuran ang kanyang kawan. Kaya mga kapatid, mga kadeboto, araw-araw bilang mga mabuting Kristiyano, bilang mga tapat na deboto ng Poong Nazareno, labanan mo ang matinding tukso ng katamaran. Huwag kang maniwala sa kasabihang dibali ng tamad, hindi naman pagod. Huwag kang maniwala doon. Ang paniwalaan mo ay ito. Maniwala ka. Walang masasayang na pagod sa mga taong masayang naglilingkod. Walang masasayang na pagod sa mga taong masayang naglilingkod. Kapag kontento, kapag masaya, kapag tapat ka sa mabuting bagay na pinagpapaguran, pinaghihirapan mong gawin, hindi ka masisira, hindi ka mapapatumba ng anuman o sino man na hindi na nga naniniwala, sumusuporta, ay pilit pang nangungutya at naninira. Sa puntong ito, mga kapatid, tularan natin ang diskarte ni David sa ating unang pagbasa laban kay Saul. Anong nangyari kay Saul? Nagselos, na insecure, nainggit kay David. Pero nilabanan ni David ang tukso na gumanti ng masama sa pamamagitan ng paraan ng pagsunod sa pinagagawa ng Diyos sa kanya. Katapatan lang sa pagtupad sa kanyang gawain at misyon. At tama, mabuting desisyon. Ito ang pinangtapat niya sa kasamaan ni Saul. Simple lang. Kapag marami ng balakid sa paligid mo, tumingin ka sa krus. Focus. Alam mo kung ano ang mabuti at tamang gawin. Kahapon, Huwebes, bumalik na tayo sa ika nga ay regular programming ng ating feeding program
ang ating I Thursday. Kahapon, malaki ang nabawas sa mga pinapakain nating mga street dwellers. Noong December, umabot na tayo sa 500. Kahapon, 219. Aba, kalahati ang nawala. Sabi ko, anong nangyari? Pare-pareho sila ng sagot. Nahuli, Father. Maraming nahuli. Nagkakahulihan. Well, siguro bilang respeto, ginagawa lang ng otoridad ang kanilang trabaho. Pero sana, walang pisikalan. Naalala ko minsan, may nagsabi sa akin, Father, hindi kaya tuluyan nyo na silang ginagawang tamad at umaasa na lang? Sa ngayon, sana. Kesa sa kasamaan at kasalanan, sana. Simbahan pa rin ang naaasahan nila na tatanggap, maniniwala, at tutulong sa kanilang kakayahan para mabuhay at kung sakali, mamatay man lang ng maayos-ayos sa mundong ito. Sa tulong ninyo, mga kapatid, kahapon, masaya sila nung sabihin ko sa kanila na ngayong taon na ito, unti-unti, dahan-dahan, tutulungan na rin natin silang makapaghanap buhay. Sa pagpatuloy ng misa natin, mga kapatid, tandaan po natin, walang taong pinanganak na tamad. Walang taong nilikha ng Diyos para maging problema at pabigat lang sa buhay ng iba. Tulad ng pagtawag ni Kristo, tulad ng pagbibigay ni Kristo sa kanyang mga unang alagad ng kapangyarihan, ng kakayahan, nilikha tayo ng Diyos ng may angking kakayahan, kaalaman, hindi katamaran, para mabuhay at mangaral ng may dangal. Ang pag-iisip, ang pagsasalita, ang paggawa ng masama, yan ang dapat mong kinakatamaran hanggang tigilan. Pero, ang mabuhay at ang mamatay sa paggawa ng kabutihan, yan ang dapat nating pinagsisikapan at lalong dinadagdagan. Huwag kang tamad. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang atin pong itutugon, Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa, bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus
ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ng ating kahilingan sa ating poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid nating biktima ng mga kalamidad, ng gera, lalo ng mga inosenteng bata at matatanda, ang mga kapatid nating katutubo at bilanggo, ang mga nawala ng trabaho at patuloy na naghahangad makakita ng kanilang bagong trabaho, ang mga kapatid nating nagsasakripisyo para sa ating pamilya, lalong-lalo na ang mga nasa ibang bansa at malalayong lugar, at ang mga kapatid nating walang sapat na maayos na makain at tirahan araw-araw. Ama naming maawain, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Buong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alakatin na payalay namin sa'yo mula sa sangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo at katawan mo. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa namin kamayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairin. Araw-araw, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbago at maging mas mabuting tao. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilood po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mahal na
poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patumbayan niyo po nawa't kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami papabayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ikay kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y puburin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap po sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Muli mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay nagpapasalamat po sa inyo sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain, programa ng ating simbahan. Sa pagsisimula ng bagong taon, sama-sama pa rin po tayo na magtulungan, na magbigay ng kawang gawa sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, sa mga kapatid nating wala pang kakayanan. Ang inyo pong mga pinansyal na tulong sa ating parish office, yung pong ating mga in-kind donations, maaari nyo na ulit ibigay doon po sa ating Benedict Building, nandun ang ating relief at social service offices. Ang mga bigas, delata noodles, kape, sabon, malinis na tubig, at iba pang pangangailangan. Hindi tayo maghihintay ng kalamidad, sapagkat lahat tayo, araw-araw, ay maaaring tumulong sa mga higit na nangangailangan. Kahit hindi namin kayo nakakasama,
bahagi po kayo ng pagtulong ng simbahang ito. Salamat, ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. So Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. So Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Maso Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.